Tingnan natin kung ano ginagawa nila. Tan-tan-tan-tan. Ayan. Kaya mapaya. O, oh, diba? Gising yung isa, pero nakatingin. Ayan. Kasi kanina ko pa tina-try, ayaw nila. Parang pag kinukunan ko naman sila na normally, mapayag naman sila. Pero parang pag yung alam nila i-re-record, ayaw nila. Ayoko naman pilitin, ayoko silang ma-stress. So subukan din natin kung maghanap sila dito. Isilip yung dalawa. Ayaw nila. Ilang beses na ako nag-try. Sabi ko naka-ready na yung in-edit yung video. Kulang na lang itong actual na video namin. Tatlo ko dapat para sa introduction. So, hindi ko sila ma... Siyempre, hindi naman nila. Anyways, so, ayun nga kagaya doon sa unang sinabi ko doon sa first vlog na hinapload namin. Itong channel is tungkol dito sa dalawang puppies namin na bago naming alam mga alaga. So, alam naman natin, mabilis lumaki yung mga aso. So, ang gusto kong na-capture ng mga moments ay yung mismong paglaki nila hanggang sa maging young adult na sila. So, parehong female kasi to. Has Siberian Husky, tsaka isang doodle. Okay, so, this is Apple. Ayan, binigat ko na si Apple. Kasi, ano nyo naman si Alexa, kung sunod-sunod ko. Pag nakita niyo si Apple, baka umakit siya, pero nagpapahinga siya. Apple, ka, kayo yung pinapakita ko eh. Ayun o, hi there, my name is Apple. Napaka-fluffy niya. At napaka-bango niya. Mabaw lang siya, nag-aamoy laway. Kasi pag kinakain siya ni... kinakagat siya ni Alexa. Ayun naman. Ayun, kinapakinala ko, diba ganyan ito? Gusto mo ba mag-artista? Ito na yung chance mo. Ayan, mag-artista ka ba? Ano naman, nakit naman ang baby namin na yan. Kita mo na naman yung baby. Sarap na may aso. Ngayon talaga. Ito naman si Alexa. Hindi sila pwede magkasama. Kasi mag-aahoy sila. Kanya, baby, come. Siya ay 6 months na. Ayan, lumipat ako ng pwesto kasi mas maganda yung lighting nito. Okay, light kasi gusto mo yung anyways, so medyo nakaside ako kasi in case umakyat yung dalawang girls, makikita sila. Tsaka, eto, natakpan ko yung aking natural background. Meron akong na-record kanina, kaya lang, makyat sila, nagpakita sila. Kaya lang, hindi pala naka, hindi siya naka-record. Tapos, ayun nga, yung kinakwento ko tungkol kay Alexa na nag-worry kami na magdala ng bagong dog. Kasi, yung dati namin aso na si Siri, very territorial siya, so walang taong, ibang taong makapunta rito, may dumaan lang kung isa. Siri! Nakapakit mo! Yung nadala kami. Pero ayun, nung nag-decide kami kukuha na ng bagong pet, talaga gusto namin madami. So, nung dumating si Alexa, nakaplano na talaga si Apple. At nakabahan na kami ng pagdating ni Apple. Kasi hindi namin alam kung ano magiging reaction niya. Dahil puppy lang naman si Alexa. Nung dumating si Apple dito is... 5 months. Mag-5 months pa lang si Alexa. So, puppy pa talaga siya. Muna, medyo nahirapan kami ilang araw, lalo sa tulog, kasi naglalaro sila. Hindi naman sila, tapos sila, ganun sa hingit. Tsaka nag-ano sila, syempre nakakatakot, ang late-late kasi ni Apple. 2 months lang siya noon, tapos si Alexa nang laki, tapos nagpi-play by sila. Medyo nakakatakot, baka mapisa. Tapos, yun naman, sa
araw-araw na magkasama sila, nagkasundo naman. Pero ganun pa rin, ang hirap pag naglalaro sila kasi dapat nakabantay ka. Alam mo nang magkasundo sila kasi nag-share sila sa tubig. Kahit may tag-isa sila. Bilis nag-share sila, kinahati ni Alexa. Good girl! Iinuman pa rin sila, kumakain pa sila sa kanya-kanyang kainan nila. So alam mo na magkasundo sila talagang minsan lang nagaharutan talaga. Tsaka nagsisalusan kasi hinahati namin yung division ng dito sa sala tsaka papunta sa kitchen. Kasi si Alexa bawal siya sa kitchen kasi yung ko ba ba't ganun siya? Basta lahat ng makita niya sinusubo niya, plastic, basta kahit anong dumi. Di katulad ni Apple, makulit din siya dahil tuta pero hindi siya ganun ka... Mas madali siyang sawayin, tatakot siya agad. Si Alexa hindi. Matigas ulo. Sobrang magkaiba sila ng personality si Alexa. Pansin ko, kahit stubborn siya, medyo parang kumbaga sa tao, ano sa mas fit siyang kumilos. Tumatahol din siya, pero madalang. Sabi nga nila, mananakaw nga daw ang husky kasi hindi naman sila tumatahol pag may bagong tao. Mas nahihirapan pa ako pagkakilala yung darating dito kasi dinadambahan niya. Puli nga hindi na siya masyado nagnipin kasi nagpalit na lahat ng ngipin niya. Pati sa pagkain, tamil-mil si Alexa, si Apple, parang kahit ano kakainin niya. Mas madali nga lang sawayin si Apple. Dahil si Alexa, hindi siya nakikinig. Si Apple, isang sit-sit mo lang. Tsaka kung may dumating na hindi niya, alam niya hindi ito sa bahay. Tatago sa ilalim ng kukuhan. Si Alexa, paling. Pagkain, mas masiba si Apple. Parang 1 minute kayang ubusin ni Apple yung pagkain niya. Alexa, isang oras na hindi pa na ubus. Sa ilang buwan pa lang namin kasama sina Alexa at Apple ay masasabi ko na nanapunan na nila ang malaking puwang sa aming puso dulot ng pagkamatay ni Siri. Hindi din kami expert pagdating sa pag-aalaga ng mga aso. Madami pa kaming dapat malaman at matutunan along the way. Gusto ko lang ngayon ay ma-share sa inyo ang buhay namin kasama sila. Palagay ko ay nasa timing naman ang paggawa ko ng YouTube channel na to kasi ay mga puppies pa lang sila kaya masusubaybayan talaga natin yung growth at bawat milestone nila. Super na-excite na talaga ako sa mga changes na haharapin nila at pangako naman na i-share at i-update ko yan dito sa channel namin. Kaya I'm calling all the dog lovers out there na to please do subscribe to our channel and click nyo na lang din ang notification bell para palagi kayong updated kapag may mga bago kaming mga videos. Alam ko po na madaming tao ang hindi makaka-relate sa mga tulad nating dog lovers. Madami sa kanila ang hindi mauunawaan kung gaano natin kamahal ang mga fur babies natin. But that's okay. Ang importante kasi ay alam ng mga alaga natin na mahal natin sila. Once again, my name is Peek, ang fur mom ni na Alexa at Apple. See you on our next vlog! Bye! Alright, that's all for today, guys. So, before we end this video, gusto ko lang mag-shout out kay Summer Gail Parasho ng Barangay Matindi ng Lolo sa Bulacan, ang pinakamagandang bata dyan. Tingnan natin kung ano ang ginagawa nila. Kaya mapaya, oh, diba? Mom! Ayun, yung pagkain ni Alexa, hindi man lang nababawasan. Si Apple, tapos na siya. Tapos nabawasan pa ni Apple yung pagkain ni Alexa. Ayun, kung ganyan, siguro talaga yung mga husky. Ang hirap pakainin. Meron pa ako isang kasama dito, kaya lang. Gusto mo ba pakilala kita? Ha? Ayun niya.